mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Lorraine, at nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Lima kaming magkakapatid, at ako ang pangalawa sa bunso. Apat kaming babae, at nag-iisang lalaki lang ang bunso namin. May kahirapan din ang buhay namin, sapagkat mangingisda lang ang aming tatay. Samantalang si nanay naman ay labandera, at kung minsan ay nagtitinda din ng mga isda kapag may nahuhuli si tatay. Walang nakapagtapos ng pag-aaral sa aming magkakapatid, sapagkat walang kakayahan ang aming mga magulang na pag-aralin kaming lahat. Maswerte nang nakatapos kami ng high school at nakahanap ng maganda-gandang trabaho. Ngunit sa lugar namin ay pagiging tindera lamang ang pwede naming applyan, sapagkat halos lahat ng kumpanya doon ay ang hinahanap ay college graduate. O kaya naman ay nakatuntong man lang ng kolehiyo. Pero ni isa sa amin ay wala doon. Kung kaya't kasambahay at pagiging tendera lang sa palengke ang naging trabaho ng mga nakatatanda kong kapatid. Samantalang ako naman ay nag-aaral pa noon nung mga panahon na yun. Ganun pa man, kahit maliit ang sinasahod nila ay pwede na rin. Dahil malaking bagay na rin yun sa aming pamilya. Lalo pa't nagkakaedad na rin ang aming mga magulang. At alam naming darating ang panahon na hindi na rin nila kakayanin pang magtrabaho. Kaya nga nagtutulong-tulong kaming magkakapatid. Nang sa ganun ay hindi na kailangan pang magtrabaho nila tatay at nanay. Ngunit hindi pa man nagtatagal sa trabaho si ate ay nag-asawa na ito. Nalaman namin na 2 buwan na pala itong buntis sa hindi pa namin nakikilalang lalaki. At nang ipakilala niya sa amin ang magiging asawa niya, ay nagulat na lang kami sa sagot ng lalaki. Nang tanongin ni tatay kung ano ba ang plano nito para kila ate at sa magiging anak nila. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam eh. Wala pa po kasi kung mahanap na trabaho. Tugon nito. Hindi kami makapaniwala na nagpabuntis si ate sa isang lalaki na alam niyang mas mahirap pa sa amin. Bukod doon ay wala pang trabaho at hindi alam kung saan kukuha ng kanilang makakain. Kaya naman kahit na nag-asawa na si ate, ay sa amin pa rin ito tumira, kasama ang asawa niya. Paminsan-minsan ay isinasama na lang ito ni tatay sa pangingisda. Nang sa ganon, ay kahit papano ay may hanap buhay ito. Ngunit nang masira ang bangkang ginagamit nila, ay hindi na sila nakapangisda. Hindi na rin nakapasok si ate sa pinagtatrabahuhan niya dahil malaki na ang tiyan nito. Kaya naman napilitang muling maglabada ni nanay para may ipangdagdag sa gastusin sa bahay. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa nanganak na nga si ate at nagsipag-asawa na rin ang iba ko pang kapatid. Nang manganak si ate ay nagpaalam ang asawa niya para daw magtrabaho sa ibang lugar. Pinayagan naman ito ni ate. Nang sa ganun ay may ipangtustos siya sa anak nila. Ilang buwan din nakapagpadala ang asawa niya sa kanya. Ngunit makalipas noon ay parang mula na lang itong naglaho. Hindi na ito nagparamdam pa. Hanggang sa mabalitaan na lang ni ate na may kinakasama na pala itong iba. Hindi
Hindi ko nga alam nun kung sadyang malas ba kaming magkakapatid sa lalaki o mali lang ang lalaking napili nilang mahalin. Sapagkat hindi lang kay ate nangyari ang pag-iwan sa kanya ng asawa niya, kundi maging sa dalawa ko ring babaeng kapatid. Ramdam ko nga nun ang lungkot at pagdurusa nila. Kaya simula nun ay nangako ako sa sarili ko na hindi ako basta-basta magpapaloko sa mga lalaki. Kaya kahit na may gustong manligaw sa akin ay hindi ko mga pinapansin. Dahil ang tingin ko lahat sa kanila ay manloloko lang, tulad ng naging asawa ng mga kapatid ko. Ngunit kahit anong iwas ko sa lalaki ay hindi ko pala mapipigilan ang puso ko kapag tumibok na ito. Hanggang isang araw nga ay hindi ko inaasahan na mai-inlove pala ko sa lalaking kakikilala ko pa lamang. Simula nang makagraduate ako ng high school ay ninais ko na rin magtrabaho para makatulong kila nanay. Tulad nila ate, Diche at Sanse ay nagtrabaho rin ako sa palengke bilang tagatinda ng mga dami. Ako ang nag-aasi sa mga mamimili kung ano ang gusto nilang bilhin o ano ang kailangan nila. Hanggang sa isang araw ay may isang lalaki na nagtanong sa akin kung mayroon daw ba kaming tinda na pulang t-shirt. Ah, wait lang sir, titingnan ko lang sa istakan namin. Tugon ko dito. Naghintay naman ang lalaki, na sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad sa akin. Sakto naman na may pulang t-shirt sa pinag-iistakan ng damit ng mga amo ko. Lahat yon ay kinuha ko at iniabot sa lalaki upang makapamili ito. Agad-agad namang tiningnan niya yon isa-isa at sinabing, "Pwede ko bang isukat to, miss? Titingnan ko lang kung bagay sa akin." Uwi ka nito habang hawak ang isang t-shirt na napili. "Sige po, sir." Tugon ko naman dito. Buong akala ko kasi ay idodoble lang niya yon sa damit niya. Ngunit laking gulat ko nang mag-alis ito ng t-shirt sa harapan ko at isuot na nga ang t-shirt na napili niya. "Ano miss, sa tingin mo, bagay ba sa akin to?" Tanong ng lalaki. Napatingin naman ako dito at hindi ko maikakaila na napahanga talaga ako sa lalaking nasa harap ko. Mukhang napansin yata niya na napatulala ako habang nakatingin sa kanya. Kaya bigla tuloy akong nahiya dito nang marinig ang sinabi niya. "Bagay ba sa akin to, miss? Mukhang hindi ka na nakapagsalita eh." "Ha? Oo sir, bagay na bagay sa'yo. Parang ang mas gumwapo kang lalo dyan eh." Uwi ka ako dito. "Talaga ba? Salamat ha. Pero mukhang mas bagay ka yata sa'kin. Mas bagay yata tayo." Pagbibiro nito. Hindi naman ako nakapagsalita sa sinabi niyang yon. Hanggang sa hindi ko inaasahan na makikipagkilala na rin ito sa akin. Simula naman noon ay naging magkaibigan kami ni Ryan. At hindi nagtagal ay nanligaw na rin ito sa akin. Sa bilis ng mga pangyayari ay napasagot agad ako nito. Marahil ay unang kita ko pa lang dito ay na-inlove na rin ako sa kanya. Kaya naging nobyo ko si Ryan. At hindi naman yun lingid sa kaalaman ng pamilya ko. Hindi naman sila tutol sa relasyon namin yon. Ngunit binalaan nila ako na sana daw ay mag-ingat ako at huwag tumulad sa mga kapatid ko na madaling ibinigay ang sarili nila
Kaya ayon, nang iwan sila, ay tanging anak na lang nila ang naging remembrance ng mga naging kasintahan nila. Mabuti na nga lang ay hindi kami umabot ni Ryan sa puntong yun. Bago mahuli ko rin itong may ibang babae. Harap-harapan ko pa nga siyang nakita habang may kahalikan na iba. Kaya naman sinugod ko ito at pinagsasampal. Hanggang sa hindi na nga ito nagpakita pa. Si Ryan ang unang lalaking nagpasaya sa akin. Ngunit siya rin pala ang unang lalaki na tudurog at mananakit sa akin. Kaya naman simula noon ay ipinangako ko na sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako muling iibig pa. Na hindi na ako magpapakatanga sa lalaki at magpapagamit pa. Halos lahat kasi ng magustuhan ni Ryan ay ibinigay ko na. Kahit na alam kong wala nang natitira sa sasahurin ko. Ganun ko siya kamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay nagawa pa rin ako nitong lokohin. Nagawa pa rin ako nitong ipagpalit. Hanggang sa isang araw ay may dumating na bisita sila tatay, galing Maynila. Naghahanap ito ng kasambahay na pwedeng maging kasama daw ng tatay nila. Lahat daw kasi sila ay may trabaho na at walang naiiwan sa kanilang ama. Kaya napagdesisyonan nilang magkakapatid na ihanap na lang ng katulong ang tatay nila. Nang sa ganun ay may makasama ito habang wala sila. Hindi naman daw mahirap ang trabaho doon. Dahil isang matanda nga lang ang magiging kasama. Bukod doon ay magpipigay daw sila ng tamang pasahod. Nang marinig ko naman ang huling sinabi ng bisita ni tatay, ay parang naengganya ko. Kung kaya't walang pag-aalinlangan na nagpresenta ko. Pumayat naman sila tatay sa naging desisyon kong yon. Dahil sa aming magkakapatid, ay ako lang ang walang anak. Kaya kahit malayo sa kanila, ay ayos lang. Mukha namang nagustuhan ako ng babae. Kaya isinama na ako nito paluwas ng Maynila. Ilang oras din ang binahin namin bago makarating doon. Sa katunayan ay nakatulog na nga ako sa sasakyan niya. At nang magising ay nandun na pala kami. Kaya nagulat na lang ako nang maramdaman na may tumatapik na sa balikat ko. Iha, gising na. Nandito na tayo sa bahay namin. Wika ng ginang. Ganun po ba? Pasensya na po kayo ha. Nakatulog ako. Tugon ko naman dito. Ayos lang yon. O siya, ipaba mo na ang mga gamit mo at tara nang pumasok sa loob. Pahayag pa nito. Kaya naman kinuha ko ang mga dala kong bag at sumabay sa ginang na pumasok sa loob. Maya-maya ay may nakita kong isang matandang lalaki. Nasa hula ko ay yun ang tatay nila. Sa tingin ko ay nasa 70s na ito. Ngunit kung ang katawan ang pagbabasehan ay parang nasa 40s pala. Maganda kasi ang pangangatawan ng matanda at mukhang alagang-alaga siya ng kanyang mga anak. Kaya mababa ka sa itsura nito na hindi ito dumanas ng hirap. Sa bagay, nakikita ko naman sa estado ng buhay nila. Sino nga ba naman ang makakapagsabi na naghihirap sila? Gayong may malaking bahay, magagarang sasakyan at namahaling mga alahas ang mga ito. Pinakilala ako ng ginang sa tatay niya
at nalaman kong Nelio ang pangalan nito. Noong una ay ayaw pa nga ako nitong tanggapin dahil hindi naman daw niya kailangan ng makakasama. Ngunit sa huli ay napapayag rin ito ng ginang sapagkat nag-aalala daw sila sa kanya. Kaya kinabukasan ay iniwan ako ng ginang sa bahay ni Lolo Nelio. Hindi ko nga lubos maisip na sa laki ng bahay nito ay mag-isa lang siyang nakatira doon. Ang kwento naman ng matanda ay mayroon daw siyang tatlong anak. Ngunit may sari-sarili na itong pamilya. At simula daw nang mamatay ang asawa niya ay naiwan na lang siyang mag-isa sa bahay nila. Ayaw naman daw niyang makitira sa mga anak niya dahil baka daw maging pabigat lang siya. Kaya mas ginusto na lang daw niya na mag-isa. At least, nagagawa pa daw niya ang lahat ng naisin niya. Sa bagay na yon ay may punto naman si Lolo Nelio. Isa pa ay may sarili naman siyang pera. Kaya hindi na niya kailangan pang humingi sa mga anak niya. Dahil buwan-buwan naman ay may pensyon itong natatanggap. Sa katunayan, galante nga ito at madalas ay niyayaya niya akong mag-shopping. Pinibilhan nga rin niya ako ng mga damit at lahat yon ay mga pang-sexy. Nagustuhan ko naman ang mga yon dahil sanay naman akong magsuot ng mga mahihikling shorts at palda. Isa pa ay gusto rin niya na yun na lang daw ang isuot ko kapag nasa bahay na niya kami, para daw maging komportable naman ako. Sinunod ko si Lolo Nelio. Sinuot ko nga ang miniskirt na binili niya sa akin. Pinartneran ko pa ngayon ng spaghetting blouse dahil mainit sa bahay ni Lolo. At nang makita ko nitong ganon ang suot ko, ay tila hindi makapagsalita ito. Napakaganda mo, Lorraine. Wika nito sa akin. Talaga po, Lolo? Tugon ko naman. Oo, pero pwede bang Nelio na lang ang itawag mo sa akin? Request pa nito. Basta kapag may gusto ka, sabihin mo lang ha. Ibibigay ko sa'yo kahit ano pa yon. Dagdag pa nito. Sa sinabing yon ni Lolo ay parang natuwa naman ako. Inabutan ba ako nito ng malaking halaga para daw mabili ko ang mga gusto ko. Alam ko namang lahat ng ibinibigay niya sa'kin ay may kapalit. Kaya hindi na ako nagtaka pa nang singilin na nga ako nito. Dahil dalawa lang kami noon sa bahay, ay malaya naming nagawa ni Lolo ang isang milagro. Milagro na hindi ko akalain na papayag ako. Sa edad ni Lolo Nelio na yon ay malakas pa ito. Sa katunayan ay kayang-kaya pa nga nitong makailang rounds. Nagustuhan ko naman ang mga ginawa niya sa akin. Sa katunayan ay napaligaya rin niya ako. Hindi ko nga akalain na sa isang matanda lang pala ako babagsak at ibibigay ang sarili. Ganun pa man, naisip ko na mas okay na siguro yon. Kung kapalit naman yon ay kaginhawahan sa buhay ang kayang ibigay sa akin ni Lolo Nelio. Ipinangako kasi nitong handa daw niya akong pakasalan at ibigay ang lahat ng gusto ko. Kaya naman, hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon na yon. Pumayag ako kay Nelio na magpakasal dito. Ikinasal kami ni Nelio nang walang nakakaalam. Maging ang pamilya niya at pamilya ko ay walang kaalam-alam.
Kaya naman halos magulantang ang lahat nang malaman nila na mag-asawa na kaming dalawa ni Nelio. Hindi naman na makatutol pa ang mga anak ni Nelio, maging ang pamilya ko sa naging desisyon naming dalawa. Bagkos ay tinanggap na lang ng mga anak niya ang pagpapakasal namin yon. Nagsama naman kami ni Nelio sa bahay niya bilang mag-asawa na. At hindi nagtagal ay nabuntis ako nito. Naging masaya naman para sa amin ang pamilya ni Nelio. Ngunit nang magpitong taon na ang anak namin, ay napalitan yon ng lungkot. Umanaw na kasi ang asawa ko at iniwan na kami ng anak nito. Bukod doon ay may mga ari-arian din siyang iniwan sa amin para daw sa pag-aaral ng anak namin. Malungkot man ang pag-alis ni Nelio yun ay ayos lang. At least iniwan niya ako dahil sumakabilang buhay na siya. Hindi tulad ng mga kapatid ko na iniwan din ng mga asawa. Ngunit sumama naman ito sa iba. Alam kong marami ang manghuhusga sa akin dahil pumatol ako sa halos lolo ko na. Ganun pa man, hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko. Dahil kahit matanda ang naging asawa ko, ay pinanagutan naman niya ako. At simula nang mamatay si Nelio, ay hindi na rin ako nag-asawa pa. Tutal naman ay mabubuhay kami ng anak ko, kahit dalawa lang kami na magkasama. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lorraine, at ito ang kwento ng buhay ko.